ko man talaga ang sabihin ko ulit sa'yo. Ito dito ha, sa presidency ko. Itaya ko ang honor ko, Carol, buhay ko, pati yung opisina mismo. Wala akong illusions na natanggalin ako dahil patayan. Wala ako. Tanggalin niyo ako, di okay. You have to be impeached, fine. Go ahead. Oh, solve the problem. Sige kayo ang mag-solve. Oh, whatever the ratio, mutiny, fine. Huwag na tayo magpatayan. Sige, inyo na. Ako pa ang mag-serve sa inyo. Raise your right hand and repeat after me. I am taking over this government. Oh, sige, tapos you solve the problem. Yeah? Kaya ako na niyo akong ano, talagang hindi naman ako desperado. Pero I am grieving for the people na ako, namatayan ako ng isang police. He was serving a warrant, drug case, pinatay. Simultaneous dito itong... How is he? Ha? Masabi ko, mabubuhay ka? Wala man, kasi yung sabi ng doktor, ang heart niya malakas. May siguro dalawa at tatlong asawa nito kung gumayon. So it's okay. Kaya mas mabuti para sa police pati military mag umibig ng marami para yung heart matatag talaga. Kaya ako galit dyan sa ano. No, Mayor ako, you've been around since we started together media ka na. Kailan pa ba ako nagsinungaling basta itong criminality na? Hindi ako magpapipigil kasi may we are fighting is a grave crisis confronting the nation. Kung hindi ako nung una ako yung taga Davao extrajudicial killing yung Davao Berdugo yung mayor dyan. Okay. We'll accept that. I became president. Inipit ko na lahat. O tignan mo anong lumabas. 500,000 plus addicts in this country. And you follow the rules about no. I'm waging a war. I am now invoking the articles of war. Bakit kayo magpabaril? But in a war, there is always collateral damage. Correct. How can we ensure that the police will not abuse? Dito sa Davao, what was your guarantee? Na hindi mag-abuso ang military at police? Sabihin mo nga sa akin. So, why? I'm asking about the national. Bakit? Ito ba sila hindi national? Bakit ang Davao o bakit walang abuso? Oh, sige, what was the reason why ang Davao walang abuso, wala lahat? So if policemen are found, if there are complaints that the policemen actually abused and actually, you know, killed sila? People in, yeah. Sabi ko nga sila ang mauna eh. Huwag mo nga. I'm serious. Huwag mo akong lukugin, hindi ako luko-luko. Pag ikaw ang nandiyan ka, di police ka, target ka, sabihin ko, so priority sila. So you will be as sila. Harsh, even more harsh? That was my answer. I was asked daw yung sa debate, what will be your reaction? I'll be harsh. I think it was in Lasan. Correct. Kaya huwag na tayo maglaro-laro dito nung, you know, tapos na yung election. What was the meaning? Alam mo, wala akong partido, wala akong pera, wala lahat. And yet, I won by 15 million. My margin of victory was over my next opponent was 6 million. What does that mean to you? Hindi nila ako kilala. Niwala akong isang barangay captain, isang gubernur, isang congressman. Anong ibig sabihin Pilipino? Ang Pilipino... The people is crying for justice. Justice, anong nangyari sa bayan niya? Bakit yung mga anak nila hindi na makalakad ng daan? Takot palagi, under stress na sa classroom, under stress pa pag-uwi. And you're always wondering whether something will happen to a daughter or son. So this is no longer a normal country. Because yung fear of... yung culture of yun, hindi niya manggaling sa akin. Dito, I will do it in such a way na matakot talaga kayo. Huwag kayong magsugal, ulitin ko kasi mamamatay kayo.
huwag kayong sumugal dito. Maghanap ko na lang. Siguro mag fishing ko na lang doon sa Pacific Ocean. Tandahan ko lang doon, may makuha ka pang barakuda. Eh, may kilala mo ako, kasama tayo. You were with me in 1988. Anong sinabi ko noon? Drug pushers, criminals, kidnappers, out. Pag ayaw mong umalis, patay ka. O di patay. O ikaw, tignan mo Davao ngayon. O, ayan. Bakit yun? Look. Sinabi ko sa speech ko, I always defer to the flag of the Philippines. Magkaiba-iba ang salita natin, Ilonggo, Moro, Ilocano, ganyan. But what holds us together is the flag, one country. If you put a serious problem into the Republic of the Philippines, as serious as drug, pareho ng Mexico, you should read Ion Grillo. Ion Grillo. It's online. Basahin mo. Look what happened to the fractured states in South America because of that. Look at Mexico. Tapos yung ano pa yung tampo pa yung ambassador. Eh ako hindi ako taga Mexico. Mr. Ambassador, I was just reading Time Magazine and Asia Week and the Economic Monitor, by the way. I read a lot. And I do that before I sleep. What I say here is just what I got from the newspapers and the media. I'm not inventing stories. So, sorry if I have offended you, but ayun ang nababasa ko. How do we treat the drugs? Sir, of the Republic of the Philippines, and rightly so. They need yung extra space. How soon will that... Soon, I think, ano ko yung pera. I will be asking the military to give way about hectare after hectare for the rehabilitations. Ngayon, yung bungulan na talagang they will remain there for life. Yun talagang sira na ulo. At hindi ko naman huli na humawak ng Cebu. What can I do? Ba't bangag na yan? So I'm looking for sort of a colony. Yun talagang they will be treated, but I will sequester them. Kaya nung kulyon leper. Leprosinone was a very serious disease, so government decided to just Huawei. That's the way how it is. That's the reality. Ilagay ko to na isang island. Yun talagang hindi na ma-rehabilitate. Doon ko na sila for life. So para silang leper. Now ngayon, harsh ako. Hiningi ninyo na ako. Kaya yung pumapasok ng droga, the usual IQ is about 64. The average IQ, 64. Oh, hindi naman na yun. Ba't sabang 64 or 60? Ang normal IQ ng normal person, itong gumagamit ng Cebu, sadly, ang IQ na is about 14 sila. So why would you enter into such an idiotic exercise on your body only to be a slave? A chemical that's 1 year of continuous use of Cebu shrinks the brain of a person. When the brain is shrunk, no more, so I have to get him out of harm's way, both for his protection, baka patay ng mga tao, and to give order to this country. So they will remain in the custody of the government, not as prisoners, but I will take them in to protect him. Baka patayin ng mga tao o makapatay siya, magnakaw na naman, hoping to get some money, small amount, to get the fix for the day because there is a monkey riding at your back and that is the yung addiction. Parang may unggoy dyan sa likod mo nakasakay yung... Are we clear on this? So I hope it would not be repeated again by huwag kayo magsabi na health problem. Do not take me for an idiot. You want? I will give way to a general election. Tumakbo kayo. Tignan natin kung manalo kayo. Stupid. I got a 6 million margin mandate
What does that tell? It's the biggest in the whole. Ang partido kung moribond doon ng PDP, nabuhay lang yan kung sumakbo ako. So, wala akong... Dalawa lang ang gobernador ko. Aime, no, si Abet. Abet o Batangas. Aime pati... isa sa Mindanao. Nalo ako sa isang probinsya na 100,000 despite liberals yan. Pero kasi... Ayaw mo ibanggit. Ayaw mo ibanggit. Patay na ako ng... pati... But maganda siya. Siglo lang ha, maganda siya. At hindi siya masyadong... at matapang siya. Suplada siya. Kaya kami na... Well, long time ago, but she remembered me. So, I got almost, I lost in the other side. Sa South, Pedro, sa Norte, I got about 100,000. Last majority. Hey, kayo na. Magkano kayo yung nasa dar, kasi para ligawan mo, siyempre, kung mag-girlfriend mo, hindi ko makalimutan. Mahina talaga nung Jaisa, talaga.